Alright, good day once again mga kapatid. Welcome po muli. Welcome sa ating channel, Eric Ambaking. Alright, for this video mga kapatid, ito po, andito na tayo sa part 3 sa paggawa ng unsinkable fiberglass na pambot. Ayan po. Kung nakikita nyo, ayan na po sa likod. At ngayon, ipapakita ko po sa inyo yung tinatawag na flat sheet at saka yung pagbutas sa daanan ng ihi o daanan ng ating propeller. Ayan, yan po ang ating pag-usapan ngayon. Ito po, samahan nyo po ako. Here we go, let's go! So, sa ngayon, yan naman po yung paradaanan ng ihi po sa ating propeller. Yan po yung ginagawang butas. So, sa ngayon mga kapatid, ang ipapakita ko naman sa inyo ay patungkol po sa flat sheet. Kung paano po at ano pong ginagawa nun. Kagaya nito mga kapatid, itong nakikita nyo, yung bandang itaas, ito, hindi po ito kasama doon sa ating molding kasi ito lang pong body ang yung ating iminolding at maging itong baybay o tungtungan ng ating driver kagaya nito, ito, ito at ito, yan. Hindi po yan kasama doon sa ating molding na ginawa. Yun po yung ating molding. Ayun, yung nasa itaas. Hindi po ito kasama mga kapatid. Ngayon, ipapakita ko po sa inyo yung flat sheet. Ang ginawa dito mga kapatid, ito, ayan, ito po, yun, yan, yung nakikita nyo, yan po ang pag-flat sheet nito. Kumbaga, inilagay po sa isang plywood, kagaya nito, maliit lang ito, ngunit, ibibigay ko lang ito na halimbawa sa inyo, nang sa ganun ay may idea kayo. Yan, kung may plywood na kagaya nito, kung malaki po yung gagawin yung flat sheet, o yung kailangan nyo, maglagay lang po kayo ng mat, kagaya niyan, maglagay kayo ng mat, tapos lagyan nyo ng kinikal at huhugisin nyo kung ano yung kailangan nyo. Ito, para po ito doon sa plataforma ng makina, kaya maliit po yan. Kagaya nitong itong nasa kanyang takip sa itaas, ayun po yung takip sa itaas mga kapatid, ito. Yan, kagaya nito, ito po yung ginawa naming flat sheet para takip dito sa bandang huli. Ayan. Yan, flat sheet lang po. Yan po ang tinatawag na flat sheet. Kasi pantabon po yan dito pagkatapos ng maiporma yung pundasyon ng makina. At ito rin, ito sa gilid na ito. Yan, kung nakikita nyo ito. Yan. Ginawa lang po yan sa plywood. Kumbaga yan pong flat sheet na tinutukoy ko sa inyo. At maging dito, yan. Nasa inyo na po. Ang sa akin lang, ipakita ko po sa inyo kung paano po yung tinatawag na flat sheet. So, yan na po. Yan po yung tinatawag na flat sheet. At, ang isa pa rito mga kapatid, naglagay po kami ng parang busaog dyan sa ilalim. Yan, horizontal po. Naglagay po kami ng horizontal. Dagdag support po sa ating kasko. Ayun. Yun ang una naming nailagay. Tapos ito, bubutasan na lang namin yan para yung tubig ay tatagos. Bubutasan namin yan gamit ang barina. Ayun. At dito rin. Ayun, may isa pa doon sa likod. At sa ngayon, kasalukuyan pong binubutas ni Papa yung daanan ng ating ihi. At isusunod naman namin yung plataforma ng makina dito. Yan. Diyan nyo po makikita yung ating makina. At yung ating timon, ayun, yung timon na yun, inilagay ko po doon muna doon. Amin yun rin yung ibubutas doon. At yung timon, ihi at saka tubo, nakakahalaga po yun ng 3,400 lahat. Doon. At timon, tubo, hindi po kasali yung kanyang pala o kanyang propeller kasi mayroon kaming propeller dito. 3,400 po yung aking nabili kahapon. Timon at saka yung pala. Ipapakita ko po sa inyo yung timon na ating nabili kahapon doon sa Cebu City.
Ito po yung aking nabili kahapon na timon. Ayan. Ayan. 5 pesos ang kulang para mag 800. At malaki po ito. Ayan. Sobra ng isang dangkal. At yung ihi, ayun ang ihi. At saka tubo na bronze. 5.8 ang sukat. At yan po ang aming ipuporma doon para makuha ang forma ng ating kasko. At yung plataforma ng ating makina ay maiguhit po. So sa ngayon po yan, na ilagay na po namin yung para sa timon. At nakabutas na rin kami sa kaniyang daanan ng ating propeller. So sa ngayon, ang ginagawa naman namin ay kinukuha namin yung alignment ng makina. At dahil 10 horsepower ang ating inilagay na makina, tinabasan yung clarity sa gilid. Ayan. At ito po yung kinuha namin kanina. Ayan. Ito. Tinabas doon. Kadugtong yan. Punta doon. At ito yung kinuha. Ganito po ang posisyon dito. Ayan. At tinanggal para mapasok yung dulo ng makina. Ayan na po yung ating kasalukuyang ginagawang fiberglass na pambot. At baka magtataka kayo dahil sa pamagat ng ating vlog ay unsinkable fiberglass na pambot. At alam naman natin na ang fiberglass ay hindi po ito lumulutang. Pag nabasa at napasukan ito ng tubig, talagang patungo talaga ito sa ground ng dagat. Kaya po pinamagatan ko ito na unsinkable fiberglass na pambot, mga kapatid, kasi po mayroon po itong vacuum. Yan, kung nakikita nyo po, yan. Tinakpan po yan para hindi masyadong klaro, hindi po namin dito inilagay, kumbaga nakatago ng kaunti sa ilalim. So kung iisipin nyo po, hanggang dito po yun. Ayan, hanggang dito yung kanyang vacuum. Papunta doon sa dulo. Hangin po ang loob niyan. Yan po ang isang paraan na aming ginawa nang sa ganun ay kung sakali man magka-aberya sa dagat, mapasukan ng tubig ang loob, ito kanyang pinakaloob, ay hindi po totally na mapupunta sa ilalim ng dagat yung ating pambot. Kung sakali mang mapasukan ng tubig dagat, okay lang po kahit mabasa yung ating makina kung hindi man siya under sa panahon na yon. Ngunit hindi po talaga lulubog sa ilalim ng dagat yung fiberglass na pambot. Dahil minsan kasi yung katig na ginagamit o nilalagay sa ating pambot, nagkakaroon po yun ng leaking at pumapasok yung tubig sa loob. Kaya hindi po natin 100% na maaasahan yung ating katig na makatutulong para lumutang ang ating pambot kung sakaling mapasukan ng tubig ang loob. Kaya ang isang paraan, itong vacuum. Ayan. So sa mga nag-comment doon sa first vlog at second vlog na talagang lulubog pa rin daw ang fiberglass, maganda raw ang gawin ay yung styrofoam. So ito po yung sagot sa iyong iminungkahi, kapatid, na kaya po hindi ito, kaya po nilagyan ko ng unsinkable fiberglass na pambot dahil po sa vacuum. Ayan. Kung magka-aberya man, kung hindi maiiwasan na mapasukan ng tubig itong pambot,
Yung pambot na ito ay hindi po siya totally mapupunta sa ilalim talaga ng dagat. Siguro, lilibi lamang siya sa tubig dagat, ngunit hindi po siya totally nalulubog sa ilalim. Ayan, kaya nilagyan ko ng unsinkable fiberglass na pambot. Ayan po, ang linaw ng aking pamagat. Kaya inilinaw ko lang po kasi yan naman talaga ang mindset natin na ang fiberglass ay lulubog po siya sa tubig, dagat. Para lang po siyang bakal o barko na once napasukan ng tubig sa loob, talagang lulubog po siya sa ilalim ng dagat. Ngunit ito sa tulong ng ating vacuum, yan. At hayaan nyo po, loobin ng Diyos, pag atin na itong i-sea trial, kung palulutangin na natin ito sa dagat, susubukan po natin itong lagyan ng tubig ang loob. Kung sakali man, kung ano ang posibleng mangyari sa pambot kung mapasukan po siya ng tubig. Yan po. At abangan nyo po sa mga susunod na mga vlog. Siguro ilang part po kaya ito. Sa ngayon, nasa pangatlong part na po tayo. At tatungkol dito sa vacuum sa likod. Dito naman sa likod. Hanggang dito po yung kanyang vacuum, mga kapatid. Hanggang dito. At yun po ang kanyang magiging vacuum. Dito po natin ilalagay. At sa ngayon, hindi muna namin inilagay kasi ongoing pa po yung pag-align ng ating makina at saka sa ating propeller o sa ating ihi at tubo. At pag na-fix na po yan, nakuha na po yung kanyang alignment, ipa-fiber yung ating tubo at dito idadaan sa ating vacuum at maging dyan, lagyan niya ng epoxy at babalutin ng fiberglass. Ayan. So yan po yung sinabi ko sa inyo kanina na atin pong kinuha o atin pong kinating para maisaayos po yung makina. Yan. Madalas po, dyan po talaga nakukuha yung clarity. At sa ngayon, magbubutas na po kami ng ating plataforma gamit ang drill. So yan na po yung butas para sa ating bolt na pangkabit sa ating makina o sa plataforma. Gamay na ginapa. So ayan na. Nabutasan na po at ang kapal lang ating ginawang pundasyon o plataforma, mga kapatid, ay nasa mga malapit na siyang mag 1/2 at kapal po. So ayun na po, andito na tayo sa part 3 talaga, kumbaga malapit nang matapos yung ating fiberglass na pambot. So sa ngayon, hindi pa po na-fix yung ating pundasyon ng makina kasi nag-touch it pa kami ng gagawing paa. So hanggang dito lang muna ang vlog na ito, itong part 3 natin, kasi mabahaba na po ng konti at loobin ng Diyos, gagawa pa tayo ng part 4 nito. Ayan, nagawa pa kami ng paa ng ating plataforma ng makina. So hanggang dito na lang, see you to my next vlog, bye bye.